Ito, si Pangulong Bongbong Marcos, bumiyahe na po siya papunta ng Thailand para dumalo po sa isang meeting, no, mahalagang meeting po ito, ang APEC Coffee. APEC or APEC, ano man pong basa natin dyan, depende sa ating pinanggalingan ka coffee. E bumiyahe na po siya dyan at malaki po yung inaasahan natin na again, magiging impact po ng kanyang pagbisita dito sa Thailand. Unang-una na rin siyang ka coffee, kanyang makapupulong na naman dito ang mga world leaders, ang mga investor mula sa iba't ibang bansa, mahihikayat eventually, no? Mahihikayat yan. Mamuhunan po kayo dito sa Pilipinas, pumasok po kayo dito sa Pilipinas, maganda po ang mag-invest dito sa Pilipinas dahil kahit papaano po, diluluwagan natin yung mga proseso ng pagninegosyo. Uy, good news ulit ito ha. Bumiyahe na po papuntang Thailand si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo nga po dito sa APEC Summit ito ha. Umalis muli ng bansa kasi kararating lang ito ka-coffee eh. Kagagaling lamang ng Cambodia, no? Dahil sa ASEAN Summit naman dyan. Umalis po ulit ito. Nagpahinga lang po ito ng ilang araw, no? Para dumalo siya sa 29th Asia Pacific Economic Cooperation Summit or meeting po yan dyan sa Thailand. Layunin ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpupulong, unang-una, isulong po dito yung pagbangon ng ating ekonomiya. Yan yung common goal naman talaga ka-coffee ng mga bansang lumalahok sa ganitong mga summit, no, ASEAN summit, itong mga APEC meetings na ito. Number one na consideration talaga dyan, ekonomiya, kasi globalized world eh. Nag-trade, very important ka coffee ang trading, no, ang pagpapasok ng mga produkto mula sa isang bansa, pagpunta sa isang bansa, ang pagpapasok ng workforce, pag-aangkat, import-export, malaking factor po yan, malaking consideration yan dito sa mga meeting na ito. Yung pagbibigay ng seguridad sa mga turista, though marami namang issues yan, maraming topic naman yan, yung mga napag-uusapan. Pero sabi nga ni PBBM, nung nandiyan po siya sa Cambodia, eh halos common, no? Pare-parehas yung ating mga concerns, lalo na po dito sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, eh halos pare-parehas tayo ng suliranin, no, na kinakailangan i-address. So yan ang isang purpose dyan ka-coffee, ay ang pagbangon ng ating ekonomiya, no? Sa, kasi pa-exit na eh, itong COVID-19. Sisimula ng pagpupulong sa November 18 to 19. Uy, pero may mga activities na rin ka-coffee ha. Kakauwi lang ni Marcos sa bansa nitong Lunes mula sa ilang araw na pagdalo sa ASEAN meeting sa Cambodia. Ang pagpupulong ay inaasahang tutuon sa tema nitong Open, Connect, and Balance. Uy, three words lang ito ha. Open, Connect, and Balance. Kasabay na rin ang paghahangad ng Asia-Pacific Nations ng ligtas at maginhawang cross-border travel upang mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya at ng mga ito sa pinabagsak ng pandemya. Yes, halos pinadapa talaga ka coffee, hindi lang Pilipinas yung lugmok, no, dahil sa COVID-19. Marami din pong mga bansa at ang maganda naman dito ka coffee, eh unti-unti na po tayong bumabangon mula dito sa pagtama nitong COVID-19. Yun naman ang importante, hindi tayo na-stuck doon, no. Hindi tayo na-stuck up. Eh, kailangan natin bumangon dahil kawawa din naman ang ating mga kababayan na umaasa sa ating pamahalaan, no? So, buti masipag yung ating administrasyon ngayon. Ben Cruz, teka ha, nabasa na natin ito. Ian Ramos, good evening ka-coffee. Ngayon lang nakapag-online ha, katatapos lang ng midterms. Uy, sana mataas yung score na nakuha mo dyan, Ian Ramos ha. Elizabeth Layugan, maganda pa ang kadiwa noon na abutan ko panahon ni President Marcos Sr. Saray buong Pilipinas ang kadiwa. God bless. Yes, ma'am, ideally yan po yung plano, no? Sana sa lahat ng kahit lahat ng lungsod ka-coffee, merong isang kadiwa, no? Kasi unti-unti pa lang naman ka-coffee. Pero nationwide na kanina, iba't ibang panig po ng bansa, pero hindi pa po kumpleto. Less than 20 pa lang po yung nabubuktan dito. Emelia Rama, salamat ka-coffee sa pag-shoutout. Wala pong ano man sa inyo. Lolita Bituwaran, Kasuya, happy viewing po sa inyo. Ella Ella, happy viewing. Engineer Rodolfo Reyes, ka-coffee, tama ka. Pabor si PBBM sa Timor-Leste na maging kasapi ng ASEAN. Baka daw sa next year, eh, kasapi na. Kaya solid na ang ASEAN 11. Yes, I remember, Sir Engineer Rodolfo, parang sinabi niyo nga po na, ano, no, na bahagi na itong Timor-Leste ng ASEAN. Actually, matagal na po yung nag-apply. Eh, kaso sa ASEAN, ka-coffee, mahaba-haba talaga yung process dyan. Maraming mga kinukonsider dyan. Actually, 3 years na ata, more than 3 years na ka-coffee yung dialogue, no, yung talk patungkol dito sa intention po ng Timor-Leste na maging bahagi po ng ASEAN. At finally, ka-coffee, in principle, ha, ang sinasabi naman dito ng ASEAN, in principle, eh, approved na
yung application ng Timor-Leste na maging bahagi nitong ASEAN. Kasi in the first place, katabi natin yan ka-coffee, malapit lang din po sa atin yan. So, at syempre, mas better ka-coffee ang 11 ulo kesa sa 10 ulo. No? So, welcome na welcome dito ang Timor-Leste. May mga naging classmate din ako ka-coffee, no? I remember, i-share ko lang sa inyo, kwento lang, no? Nung nagpunta tayo dyan sa Myanmar para umatin po ng isang training, yung roommate ko mismo, taga Timor-Leste ka-coffee, at napag-uusapan na rin namin ito eh, yung gusto nila maging bahagi ng ASEAN. Unang-una, pabor din, of course, pabor yan sa bansa na magiging miyembro. Unang-una, yung free trade na tinatawag natin, no? May mga tax incentives po yan, hindi napapatawan ng mga buwis yung mga produkto. Mas, dahil free trade yan, mas mabilis mong mailalagay yung iyong produkto sa iba't ibang bansa po na miyembro ng ASEAN. Not only that, ha? Yung mga dialogue partners pa. Yung mga bansa na hindi kasali ng ASEAN pero dialogue partners sa kung tawagin. Napakaraming bansa din po yan. Ang Estados Unidos, ang Canada, ang Australia, ang Korea, ang Japan. Malalaking ekonomiya ito, Kofi. Malalaking bansa ito na makatutulong din po para lumago yung ekonomiya. Halimbawa, itong Timor-Leste. Kasi kailangan lahat tayo asenso. No? Hindi naman pwede yung Pilipinas lang. Importante din, matulungan natin yung ating mga kababayan. O kahit hindi kababayan, Kofi, no? Yung ating mga kapitbahay na bansa. EU, Kofi, imagine, European Union, halos lahat, no? Asensado. Kasi itong organization na ito, nagtutulungan din sila. So, welcome na welcome ang Timor-Leste dito. At good thing din na, in principle, inaprubahan na po nila itong membership. Baka nga, by next year, yan, makita na natin itong Timor-Leste, no? Yung flag ay magiging 11 na. Yolanda Tamunda, ka-coffee, mahirap lang kami, pero hindi namin naranasang bumili ng bigas. Pagtatanim ng palay, ang ikinabubuhay namin, naranasan ko pa ang magtanim ng palay, sabi ni Ma'am Yolanda Tamunda. At ang maganda ka-coffee sa probinsya, no? Kung kayo mismo yung nagtanim, mas masarap ka-coffee, no? Bagamat hindi ganoon kaputi, hindi ganoon kaputi yung bigas sa probinsya, masarap naman niya ka-coffee, kahit ano nga lang, alam nga lang ang ulam mo dyan, pag-uis lang ang ulam mo dyan, masarap kainin kasi mabango pa, no? As compared sa mga mapuputing bigas na nabibili natin, mga important na kasi dyan yung iba ka-coffee, no? Kaya masarap pa rin talaga kumain. Bukod pa doon, syempre, less yung chemical na ginagamit doon, no? Remigio Lagrana, magandang gabi sa inyo. Shoutout po, ha? Nakikinig sa atin. Si Teresita Azucena, sa magandang gabi ka, Coffee. Umabot ako sa live. Sana meron din dito sa binangunan ng Kadiwa. Grabe na kasi talaga ang mahal na mga bilihin ngayon. Uy, sana ma'am, ha? Yes, napansin ko rin yan ka, Coffee. Nag-grocery tayo ng isang araw. Yung 1,000 natin, eh, kakapiranggot talaga yung nabibili natin. Ang solusyon naman dyan ka, Coffee, number one, syempre, intervention ng ating gobyerno. Ano? Kailangan din talaga nila i-address yan. It's the purpose of the government, eh. I-control din eh, yung mga suliranin, i-address yung mga suliranin. Another option din sa ating mga ka-coffee, paramihin natin yung ating source of income. No? Hindi lang kung noon, kulang na yung isang pinagkakakitaan, let's think of another way, no? Para maging dalawa yung ating pagkakakitaan, para makasabay tayo doon sa pag-angat ng mga presyo ng bilihin. Kasi yung ibang mga kumpanya, hindi nagtataas ng sahod yan eh. Paano yung ngayon yan? Diba? Kung may sabihin natin, apat yung anak mo, nag-aaral pa, wala talaga matitira sa 15,000 na isang buwan na sahod. Kawawa rin tayo sa coffee, no? As much as possible, kung kaya natin maghanap ng second job, no? Internet, marami o... maghanap po tayo. Buwasan natin yung pagtambay, no? Hanap tayo ng iba pang alternative, no? The source of income para ma-address natin itong problema na ito. Yuni, no? Oy, tahimik pero kumikilos. May malasakit talaga siya sa kapwa Pilipino sa buhay, sabi ni Yuni, no? Yes, correct ako dyan sa tahimik, no? Yung iba kasi... medyo matakaw sa media, matakaw sa attention, no? More kuda, less the work eh. Pero ito, yes, tahimik lang, silent worker, no? Buong buo ang suporta namin sa iyo, PPPM, yes. Kaya nga sana yung noon kasi, dahil sa mga issue, no? Parang sinusukuan na nila ang administrasyon. Wag muna ka-coffee, no? Bata pa ang ating administrasyon. Wala pang isang taon ka-coffee, no? Ilang araw pa lang nakalilipas. So, konting pasensya pa, no? Hindi naman in an instant ka-coffee, magbabago yung lahat-lahat, no? Slowly, coffee, ika nga marami pa tayong dapat gawin. And the good thing is, nararamdaman natin kahit pa paano yung pag-angat, no? Ella, Teresita, Azucena, saan ka? Sa Binangonan. Uy, mga taga-Binangonan dyan, mga taga-Rizal. Roger, mabait, no? Good evening, ka-coffee, and to everyone. Magandang gabi po sa inyo. Sana po lahat ng bayan may kadiwa. Salamat. Yes, ideally, no? Yan yung ating... gusto, at syempre, yan din ang gusto ng ating presidente dito.
Eduardo Riel, ito ang magandang topic, mga magandang ginagawa ng Pangulo. Ang ibang vlogger, puro bantag. Uy, nakaka-umay. Tinamaan din ako ng bahagya dyan. Dahil kahapon, eh, bantag din. Bantag din ka, Coffee, yung ating topic, no? Kahapon. So anyway, ka Coffee, kung anong reason ka Coffee, yan ang ating pinag-uusapan din dyan. Ay, correct, mabuhay si PBBM, ha? Super love mga Pilipino. Correct, Salvacion Estopase. Nakikinig mula dyan sa Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi po inyo. June ko lang, mapipila na rin ako habang nasa Pinas ako. Ang panawagan natin ka Coffee, kung kayo naman po ay nakaka-LL, no? Nakakaluwag-luwag ka Coffee, dahil limitado lamang po yung supply, ipaubaya na natin yan sa mga kababayan natin na mas kailangan nila yan. Importante yan, Kakopi. Na parang in a way, sharing na rin ito, Kakopi. Kung sa tingin mo, kaya mo namang bumili ng 40 pesos na bigas, give chance to others. Kasi halimbawa, kanina sa Quezon City, no, ang narinig ko sa balita, 51,000 kilos lang po yung available na bigas. Kaya may limitations eh. Kada isang tao, 5 kilo lang ang pwedeng bilhin mo. So ating nga suggestion, kung may kakayahan naman po kayong bumili ng bigas na tag 40 o tag 45, ibili na po tayo, no? Ibigay natin yung chance, yung slot ba doon sa mga higit na nangangailangan. Donna Felipe, good evening ka Coffee. Hindi lang naman dyan sa Pinas at lahat naman eh mahal ang bilihin, pati din dito sa Canada, sobrang taas, lalo na ng mga products ng Pinas. Oo ma'am, no? Basta galing talaga ng Pilipinas, ma'am, eh mahal talaga yan. Nung nandiyan na tayo sa Italia, no? Nagkito tayo dyan, nagugula tayo sa taas ng presyo na mga bilihin kasi mahirap nga naman, mahaba-haba yung pinagbiyahian yan. Halimbawa dyan sa Vienna, no? Pupunta ka pa ng Indian store para bumili ng mga Filipino product, mas mahal talaga yan. Understandable naman yan, Mabdo. Kaya yung mga kababayan nating OFW, pag umuwi ng Pilipinas, excited gumamit yan ng mga produkto. Yung mga namit nga natin dyan sa Italia, no? Kaway-kaway kila Jinky, kila Shibu, kung nakikinig man sa atin ngayon. Nagbabao ng magic tara pag pupunta ng Italia, ng suka, kasi iba rin yung lasa ng suka nila at suka dyan sa ibang bansa, no? So, kaya mahal. Oy, si Jeya, ha? Nandito si Jeya, ha? Guwapo ni Kakopi. Ducks naman, ha? Nambola ka pa dito, Jeya, ha? Shoutout kayo. Nakikinig sa atin. June ko lang, ma-agree ako, Kakopi. Oy, thank you. Magandang gabi rin sa lahat kay Riz Tropang OFW. Oy, shoutout po sa inyo. Watching habang nagkakape si Tati Lani. Oy, kunin nyo inyong kape, Kakopi, ha? Masarap kasi magkwentuhan kapag nagkakape. Lalo na ngayon na medyo umuulan, ha? Sarap ng kape ko. Nescafe lang, no? Nescafe lang at saka creamer, no? Okay, ka-BBM Vlog, magandang gabi ka-Coffee. Late ako. Oh, medyo, ma'am, ha? Nakaka-27 minutos na po tayo. Ma'am Veronica, nandiyan sa Qatar. Thank you, PBBM, for helping Filipinos. God bless po. Oy, correct. Emmaline Muralia, yes, ka-Coffee, nakakaumay ang bantag issue. Bahala na ang mga makapangyarihan dyan sa bagay. Nabibisto ngayon ang mga nagpapanggap na PBBM supporters. Yun lang, Kakopi, ha? Ella, dyan ako bilib sa Marcoses. Ang sinasabi ni Ella dito, may pagmalalasakit sa taong bayan mula nagkaisip ako. Eh, napakaganda ng pamumuno, lalo na po ni Apolacay, Ferdinand E. Marcos, no? Ang daming ginawa na hanggang ngayon, eh, kinikilala pa rin. Uy, yun yung maganda, Kakopi, ha? Yung unang-una, syempre, wag na nga natin balikan yung mga infrastructure projects natin dyan. Yung mga health facilities, wag na tayo mag-talk. No? Napakarami rin ka-Coffee ang ginagamit natin dyan. Roger Mabait, ka-Coffee, parang pareho tayo ng glasses. Uy, wait, ayos ha? O, ano ito eh, yung blue light, no? Malaking bagay ito, ka-Coffee. Jeya, ka-Coffee, natutuwa ako sa iyo. Nak naman ha, may supporter tayo dito si Bea. Dead Horse, Capricornao, ka-Coffee. Uy, masarap yan ha, namimiss ko na rin yan. Medyo malamig-lamig ha. Ito na. Bumili na kayo ng mga marites, 25 lang ang kilo. Anyway, sige ka-Coffee, napahaba tayo doon sa bigas.